Hello, mga mare! Welcome back sa mini vlog ni Mama Irene! Ito nga pala yung ganap ng birthday ni Baby Celestine. Alas 4 ay medyo pa nga lang ng madaling araw ay gising na ang Mama Irene nyo. O diba, hindi halata masyadong excited ang Mama Irene nyo sa birthday ng anak niya? Siyempre, first birthday yan ng anak ko, no? Kaya kailangan paghandaan. Pinalobo ko na nga itong mga balloons na binili ko sa online. Ang cute nga ng mga colors ng balloons. Bali, tatlong color nga yung binili ko. At in fairness nga, mura yung mga balloons nila. Inabot na nga ako ng alas 6 ng umaga kaya nagising naman na yung mga anakish ko. Bali nga ang ginagawa ko ngayon ay tinatalian ko yung mga balon sa isang yarn. Para mamaya ikakabit ko na lang sa taas yan. Ito nga pala yung gagamitin kong pandikit sa maliliit na balloons. Kinukuha na nga ng birthday girl, siya atang magdidikit. Grabe anak, 1 year old ka na, bilis ng panahon talaga. Naikabit ko na nga pala yung mga balloons mga mare, bali dinidikit ko na lang yung maliliit. For daligalig nga din ang Kuya Renzo namin. Buti na nga lang yung birthday girl ay tahimik lang. Pinapanood niya lang kung ano ang ginagawa ko. After ko nga maikabit yung mga balloons ay ikakabit ko naman yung backdrop name ni Baby Celestine. Inorder ko nga lang din pala yan sa online. O diba napakabongga? Dapat ididikit ko dyan ay Celestine Eunice kaso hindi nakasya yung Eunice kaya Celestine na lang yung nilagay ko. Meron pa nga yung at one. Mukhang hindi pa nga pantay yung pagkakalagay ni Mama Irene sa mga name. Pababa o, tingnan nyo naman. Nagpaprint nga lang din ako ng mga picture ni Baby Celestine simula nung first month hanggang 12 months. Consistent talaga ako sa damit niya, in fairness naman, kinaya naman. Tapos na nga ako mag-decorate, kaya naman pagluluto yung inasikaso ko. Magluluto nga lang pala ako ng pansit mga mare. Hindi ko na nga pala binidyuhan kung paano yung procedure mga mare ha, kasi alam nyo naman kung paano lutuin yung pansit kanton. Sineparate ko lang naman lutuin yung gulay. At after nga niya, nung niluluto ko na yung pansit ay sinahog ko na rin yung mga gulay. Masarap kasi sa pansit pag medyo crunchy pa yung gulay. Kailangan nga lang paghalu-haluin tapos niluto ko lang siya ng konting minuto. Tapos ayan na, nalagay ko na siya sa lalagyan. Nagpa-deliver na nga lang kami ng cake sa Red Ribbon. Bikini man, char. At nag-DIY cake toppers nga lang din ako para naman may design yung cake. Kinantahan na nga namin ng happy birthday si Baby Celestine. Tinanggal ko na nga lang yung sounds, baka kasi makapiright tayo, mga mare. At dahil hindi pa marunong si Baby Celestine mag-ihip ng kandila, kaya ako na lang nung nag-ihip. Ang pretty-pretty naman ng baby namin na yan sa dress. At gusto nga rin pala ni Kuya Renzo siya mag-ihip ng kandila, kaya naman pinagbigyan namin. Tuwang-tuwa naman ang bata batuta. Ang sabi pa nga ni Kuya Renzo, kakantahan niya daw ng happy birthday ang kapatid niya. Siyempre, kainan time, ano pa nga ba? Nauna na nga kumain si Ada Ivy, nata hindi gutom. Sorry naman sa tawa ko, kasado alas 12 na kasi ata yan. Kaya for the gutom ng mga person. At nagprint ka lang din pala ako ng mga pictures ni Baby Celestine. Dapat nga ilalagay ko yan sa banner. Kaso naisip ko, pag dinikitan ko siya ng double-sided tape, ay masisira yung likod ng picture. Kaya naman, tinalian ko na lang siya ng sinulid. May natago ko pa yung mga pictures ni Baby Celestine. At maganda rin naman yung kinalabasan. Ito nga pala yung mga souvenir ni Baby Celestine. Kaso ipamimigay ko pa siya sa May 14. Kaya abangan nyo yung second celebration ni Baby Celestine.